Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo. Stock update lang guys. And of course, don't forget to subscribe sa ating channel. And pwede nyo i-check yung mga previous videos natin, ano. So andyan lang yan sa may mismo channel natin. Then let's start with RRHI. So for this one, meron tayong nakitang possible channel guys since 2017. And we know that okay, pagka mga ganito yung channel guys, hanggat walang breakout, of course, ano to, bearish pa rin, ano. And so far, kung titignan natin, based sa weekly chart, so this one, Robinsons, still pwede pa rin malaglag yan. As low as 26, okay, so sabi na natin dito, mid lang, 30 to 26 guys. Still pwede yan because meron nga tayong nakitang channel dito. Okay? So hanggat walang breakout, so it means pag hindi pa nakakapanik dito sa area na to, bearish, no? So for this one, bearish to guys. Daily chart. Check natin sa daily chart, no? So sa daily chart, ano ba makikita natin for RRHI? So nag-retest dito before. Ayan, sa may 38.5 pero hindi nakapanik. So possible continuation pattern to pagka nalaglag sa may support or hindi nag-hold sa may support. 35.3 yung support natin dito. Ayan. So kaya natin nasabi na possible. So isa pa to, no? Kasi so once na malaglag to guys and sa baba, of course continuation pattern yan, o diba? Kaya for this one, for me bearish to, plus eto pa yung ano natin, 200 day moving average, eh no, bearish pababa yung trajectory. Ayan, next one is AC, isang mabilisan lang ano AC. Ayan, so punta tayo dito sa weekly. So sa weekly, support na. Same for RRHI, downtrend. So yun nga lang, ito meron tong kakaiba, no? Because kung titignan natin, nag-hold dito sa may major support, malapit sa 590. 585, ano? So, pwede rin dun. Malapit dito sa may green box, guys. So, multiple times na lang. Nagre-retest dyan, guys. So, ayan, oh. So, solid support to. Pero, still pwede pa rin tumalaglag. Since yung ating stochastic bearish crossover. So, pwedeng mag-oversold. It means, so, ang support natin, for next is eto na 500, 5 at least dito na yun guys, 500, let's say dito sa gitna, no, 508, basta malapit sa green box guys. So for now bearish pa to. Ayan, so let's hope na lang na mag-hold. Ayan, pero kahit mag-hold dyan hanggat walang breakout dito, no? Ayan sa may ano natin, resistance, 736. So at least makapanik dito sa 750 goods, no? Ayan. So hanggat wala, bearish. Next one is, ano pa ba? MEG. Tingnan natin, Mega World. MEG guys, check lang natin dito. So, ala rin to eh. Ayan, no? Bearish pa din guys, ano? For this one. Tingnan natin. Plus, stochastic. Nasa overbought. Okay, confluence na rin to, no? Sa may chart natin na this one is still bullish. Even na tayo ay nasa weekly chart. So, of course, ang support natin malapit sa 1.7. So saan 'yon? Ito guys, 'yan sa may green box na 'yan, no?
Then sa daily, so alas pare-pareha sila. Same here. Okay, bearish crossover din dito yung ating stochastic. So it means it's either dito guys, ayan sa 1.7, or dito sa may second support natin malapit sa 1.55 ano. Ayan. So pwedeng ganun yung setup for Mega World MEG, ano? 200 day ala. Bearish. Kitang-kita naman ano. AGI. AGI weekly for AGI guys. So for this one is nasa support na to. Ayan. Very exact 8.7, and right now nasa ano siya, no, 8.8 something. And tignan natin if ever na ano to mag-bounce, bounce play. So saan pwede? I think dito meron eh. So initial dito guys, no. Okay, sa area na to. Ayan. Sa 9.6, okay, pwede diyan. So initial bounce, bounce play. Maybe kasi dito naman kasi pwedeng ano siya, ano, bullish divergence. So higher low here, then we have here lower low. Wait lang. Ayan. Lower low, no? So tingnan natin. Then sa daily, okay, may breakout. Ayan, so wala pa naman ano. 200 day. Ayan, so tingnan natin, pagka nag-bounce plate to, pwedeng ma-hit yung 9.6 kasi yun yung resistance niya. Save. Save natin 'yan. Then we have here ICT. Check natin. Ayan, sa weekly muna tayo. Medyo di na siya gumagalaw, ano? At nahihirapan lang mag-create ng higher high. So, it means may something pagka ganun. Di na nag-create ng higher high, oh. So, may segue na rito pababa. For now, may dalawang support dyan. 336 saka 316. Pero for this one kasi, since nag-breakout dito eh sa 260, 'di ba, trend line to. So there is a chance or possibility na masasabi na pwedeng mag-pullback dito, no. 277, 278. Bakit? Para ma-hit 'yung ating trend line before. At kumbaga magto-throwback siya ron, ano. Because kung titingnan natin 'yung chart for ICT, oh, 'di ba, trend line to, flip to guys eh. 'Di ba? So dati nasa baba ng trend line, eh ngayon nag-breakout. So it means there is a chance, no, na ano dito mag-bounce dito, guys. Or magkaroon ng throwback doon, no? Eh, pero tignan pa rin natin. Let's see, guys, no. So yun lang naman yung pinaka conservative way para makita natin yung mismong trend for ICT based sa big picture. And last, ito, Pgold. Pure gold, check natin. So sa weekly, so ito rin guys kasi meron din tong trend line, yo. Since 2018 yan. So far still bearish naman, no? And yung support andito sa 22.9, or kung magra round off tayo malapit sa 23. Since overbought yung ating stock dito, tignan natin kung hanggang saan malalaglag, no? Since naka-weekly tayo eh. So for now, ang pinaka-tentative itong pinakamalapit na support, ayan, na kung saan yung mismong prices nag-bounce. So malapit ngayon sa May 23. Pero hindi po natin naalisin yung chance na malaglag dito at mag-retest dun sa May trend line. So kung mangyayari yun, second support, then punta rito sa 20.5. So yung 20.5 dito siya, okay, sa area na to. Okay, then sa daily,
check lang natin. Since medyo malapit kasi ito sa resistance, no? Kung i-consider natin. So 26.5 tapos 24.8 right now. So maybe mas better kung mapunta mo na dito sa may support. Ayan, kasi kung pupunta rito yan at magre-retest talaga sa may pinaka-resistance, it's good. Yes, pero kung bibili ka, hindi. O, diba? Bakit? Kasi wala sa support eh. No? Mas conservative way yun, ano? Or yung approach na yun, pagka napunta sa support, so, there is a high chance na magbabounce. No? Kung di sa first support, eh, possible sa may second support. And it depends, of course, kung ano yung gamit nating time frame, no? So 200, yeah, pwede. Okay, malapit dito sa may resistance nga natin. If ever na mag-extend na hanggang dito, guys, at least 27, 26. So I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.